Kasama sa araw na ito. Kumusta kayo? Ihanda na ang sarili para sa panibagong pagtuklas ng ating kalaman sa Filipino 3. Siya nga pala, ako, si Teacher Ellen, ang inyong guro sa Filipino. Kung handa na kayo, simulan na natin ang ating aralin. Tara na at matuto! Ang ating paksang aralin ay tungkol sa paggamit ng pangukol sa pangungusap. Ang ating layunin para sa ika-apat na quarter, ika-8 linggo ay una, nagagamit ng wasto ang mga pangukol sa pangungusap. Pangalawa, nakabubuo ng maikling talata gamit ang mga pangukol. At pangatlo, aktibong nakakasagot sa mga gawaing itinakda. Bago magsimula ang bago nating aralin, tayo ay magbalik-aral. Tukuyin ang pang-abay na ginamit sa pangungusap. Isulat ang litra ng tamang sagot. Una, kumain siya ng mansanas sa kanilang tahanan. A. Kumain siya. B. Sa kanilang tahanan. Ang sagot ay B. Sa kanilang tahanan. Pangalawa, sama-sama silang naghapunan sa ganap na ikapito ng gabi. A. Silang naghapunan. B. Ikapito ng gabi. Titik B. Ikapito ng gabi. Natulog si Era sa tent. A. Sa tent. B. Natulog. A. Sa tent. Magaling mga anak! Inyong natandaan ang ating nakalipas na aralin. Ipagpatuloy na natin. Sa pagkakataong ito, nais kong pagmasdan ninyo ang larawan. Ano ang mararamdaman mo kung sa ganitong lugar ka nakatira? Kumpletuhin ang pangungusap. Ako ay piliin ang kahulugan ng salitang may salungguhit. Isulat ang litra ng tamang sagot. A. Binungkal. B. Pagsabit. C. Perang pambayad sa paaralan. Or D. Ari-arian. Una, ang mga anak ay kayamanan ng magulang. Pangalawa, nagbigay ng pangmatrikula ang nanay upang makakuha ng pagsusulit si Nina. Pangatlo, binuhaghag niya ang lupa upang taniman ng talong. Naniniwala ka ba sa mga alamat na may nakabaong kayamanan sa lupa? Bakit? Ang kayamanan salin mula sa The Treasures ni Gretel Laura M. Cadion.
Bago pa man makapagsaboy ng liwanag ang araw, gising na si Mang Nilo. Bitbit ang kanyang pala at itak, nagtungo siya sa kanilang bakuran. Nagsimula siyang magtanggal ng mga ligaw na damo. At binuhaghag din niya ang lupa sa kanyang taniman. Sa buong paligid niya ay mga samutsaring pananim na gulay. Pumipilang parang kawal ang mga pananim niyang kamatis, talong, at okra malapit sa bakod. Ang mga nagagapangang baging ng malulusog na sitaw, ang palaya at patola ang nasa gitnang bahagi ng kanyang taniman, kung saan tila parang kampanilyang may iba't ibang hugis at laki ang naglalambitin sa mga gapangang balag. May mga mabababang puno rin ng kalamansi na hitik-nahitik sa malalaking bunga ang tila nagmamalaking nakatayo sa pagitan ng mga balag. Nina, umangon ka na dyan. Ang pagtawag ni Mang Nilo sa kanyang anak. Pakidiligan mo nga itong mga halaman. Ngunit nanatiling nakahiga si Nina sa papag na tila walang narinig. Kung kaya si Mang Nilo na rin ang gumawa na kanyang ipinag-utos. Isang araw, narinig ni Nina ang pag-uusap ng kanyang mga magulang. Nilo, kailangan ng ating anak ng malaking halaga para sa kanyang matrikula sa paaralan. Kung hindi siya makakabayad, ay maaaring katapusan na iyon ng mundo niya. Ang perang na itabi natin mula sa napagbintahan ng ating palay ay hindi pa makasasapat. Huwag kang mag-alala, Perla. May kayamanan tayo sa ating kuran. Maaari tayong kumuha roon at ipagbibili natin upang makadagdag pa sa naipon natin. Nagtaka si Nina sa kanyang narinig. Kayamanan sa aming bakuran? Hindi kaya may ibinaon na baol na ginto si tatay sa lupa sa aming bakuran? Kinabukasan, parang abalang langgam ang mga magulang ni Nina sa pag-aani ng mga bunga sa kanilang gulayan sa bakuran. Ilang sandali pa ay dumating na ang truck at isinakay roon ang lahat ng kanilang naaning gulay. Maya-maya pa ay nagbibilang na sila Mang Nilo at Aling Perla ng perang kanilang pinagbilhan sa kanilang mga gulay. Nakangiting sinabi ni Aling Perla, "Hay! Sobra pa sa kailangan natin para sa matrikula ni Nina. Pwede pa natin siyang maibili ng iba pang gamit sa pag-aaral. Hindi natin kailangang mag-alala." "Perla, hanggat nasa bakuran natin ang mga kayamanang iyan, palagi tayong may maasahan." Naunawaan na ni Nina kung ano ang kayamanan sa bakuran na tinutukoy ng kanyang ama. Simula noon, palagi na siyang tumutulong sa pag-aalaga ng mga halaman sa bakuran. Ano ang mga tinukoy na kayamanan? Tama! Ang tinutukoy na kayamanan ay mga gulay. Pangalawa, bakit itinuring ni Mang Nilo na kayamanan ang mga gulay? Dahil dito nila kinukuha ang pagtustos ng kanilang pangangailangan. Kung wala ang mga pananim nilang gulay sa bakuran, paano kaya nila kikitain ang halaga ng perang kanilang kailangan? Tama, maaari sila ay magka-problema.
Dapat bang tularan ang ginawang pagtatanim ng gulay ni Mang Nilo? Bakit? Tama, dahil ang paghahalaman isa sa mga paraan para maiahon tayo sa hirap ng buhay. Panglima, isa sa mga suliranin sa ating pamayanan ang gutom at kahirapan. Paano makakatulong ang paggugulayan sa problemang ito? Tama! Ito ay sa pamamagitan ng pagbibinta ng kanilang mga gulay. Pagmasdan ang mga larawan, bakit kaya bitbit ni Mang Nilo ang mga ito? Bitbit ni Mang Nilo ito para sa taniman niya. Tungkol saan ang kwento? Ito ay tungkol sa ang kayamanan. Ano ang sinabi ni Aling Nena matapos bilangin ang perang pinagbilhan ng gulay? Ayon sa kanya, sobra pa sa kailangan natin para sa matrikula ni Nena. Ang mga salitang may salungguhit gaya ng para sa, tungkol sa, at ayon sa ay tinatawag na pang-ukol. Ano ang pang-ukol? Ang pang-ukol ay salita o mga salitang nag-uugnay sa pangalan, panghalip, pandiwa at pang-abay sa iba pang mga salita sa pangungusap. Ang mga pang-ukol ay nagsasabi kung saan naroon ang isang bagay, tao, kung saan ito nagmula at kung saan ito patungo. Nagsasaa din ito ng kinaroroonan, pinangyarihan o kinauupulan ng isang kilos, gawa, balak, pag-aari o layon. Halimbawa ng mga pang-ukol ay para sa, tungkol sa, at ayon sa. Ang para sa ay ginagamit upang ipahiwatig ang gamit ng isang bagay. Halimbawa, libreng bakuna para sa bayan. Ang babala ay para sa kaayusan. Ang tungkol sa ay ginagamit kapag ang tinutukoy ay isang buok, pangyayari o bagay. Halimbawa, ito ay tungkol sa kwentong ang kayamanan. Tungkol sa paligsahan ang kanilang pinag-uusapan. Ang ayon sa ay ginagamit kapag nagpapahayag ng pinanggalingan o basihan ng isang bagay. Halimbawa, sobra pa sa kailangan natin ayon sa kanya. Dapat tayo ay mag-ingat ayon sa balita. Pupunta naman tayo sa ginabayang pagsasanay. Gamitin ang tamang pang-ukol na kukumpleto sa pangungusap. Una, ang mga pagkaing ito ay para sa, tungkol sa, lahat. Pangalawa, ang pagmamano sa mga nakatatanda ay tanda ng pagmamahal, tungkol sa, para sa mga magulang. Pangatlo, ayon sa para sa mga dalubasa, ang pagkain ng sobrang taba ay makasasama sa katawan.
para sa malayang pagsasanay. Sumulat ng maikling talata tungkol sa ginagawa ninyong pag-iingat sa panahon ng pandemya. Lagyan ito ng angkop na pamagat at guhitan ang mga pangukol na ginamit. Gamitin ang rubric na ito bilang gabay. Para sa inyong pagsusulit, basahin at unawain. Isulat ang tamang pangukol gamit ang para sa, tungkol sa at ayon sa pangusap. Una, mahirap abutin ang mga pangarap lalong-lalo na kung nag-iisa ka lamang, patlang sa mga nakapanayam ko. Pangalawa, patlang paghahalaman ang napiling tema nila. Patlang kanila, inabutan siya ng mga pulis kaya sumuko. Para sa susunod na gawain, buuin ang talata. Gamitin ang mga pangukol na para sa, tungkol sa at ayon sa bawat patlang. Patlang batas, ang sino mang lumabag nito ay parurusahan. Patlang bawat mamamayang Pilipino, kailangang sundin upang matamasa natin ang kayusan at katahimikan. Gayunpaman, huwag nating kalimutan ang pagbabasa, patlang karapatan natin, patlang ikabubuti ng lahat. Para sa takdang gawain, kasunduan. Bumuo ng limang pangungusap gamit ang pangukol. Ang inyong output ay ipadala sa inyong mga magulang sa panahon ng pagsasauli ng inyong modules. Sana may natutunan kayo sa araw na ito. Sabi nga ni Simon, ang taong may pinag-aralan may magandang kinabukasan. Muli, ito ang inyong guro, Maria Elena Balnaha Riquelme, na nagsasabing hanggang sa muli nating talakayan. Paalam!